Ano nga bang nakapaloob sa public address na ginawa ng ating presidenteng si Rodrigo Duterte? Isa-isahin natin yan, pero bago ang lahat, ako nga pala si Alabi, at ito ang Alabi Reviews. Maraming mga sinabi ang ating presidente sa kanyang public address, pero ibabahagi ko lang yung mga bagay na merong epekto sa ating mga normal na mamamayan ng Pilipinas. Ito ang mga sumusunod. Kailangan mag-declare ang isang probinsya kapag may dalawa o higit pang magpositibo sa COVID-19. Kapares din ito kapag isang municipality, barangay at lungsod. Sa mga private sector naman, ini-encourage ng pamahalaan na ipatupad ng flexible work arrangement sa mga nasa manufacturing at retail business. Hinihikayat naman na manatiling bukas basta ay kailangan ipatupad ng social distancing at minimal workforce. Ganon din sa mass public transport. Ang mga domestic transport, mapatubig, lupa at himpapawid ay sinususpindi muna mula March 15 hanggang April 14, 2020. Pero ito'y araw-araw na babantayan upang malaman kung may magbabago. Itinaas na sa level 2 ang code red. Ito ang pinakamataas na level. Maigting na ipapatupad ng social distancing sa NCR sa loob ng 30 araw. Sinuspindi na rin ang mga klase sa lahat ng antas sa Metro Manila hanggang April 12, 2020. Pinapayuhan ng mga estudyante na manatili sa bahay at mag-aral. Ang mga malakihang pagtitipon, planado man o biglaan ay pinagbabawal sa sinabing panahon. Kapag hindi nasunod ang social distancing, ay pwedeng parusahan ang mga lalabag sa ilalim ng revised penal code at pwede silang hulihin ng mga militar at pulis. Community quarantine ay ipinatupad na sa buong Metro Manila. Sa ibang lugar, ang mga LGU o mga local government units ang magpapatupad ng quarantine. Dahil sa kakulangan ng kapulisan, kahit ang mga barangay captain ay may otoridad para manghuli ng mga lalabag at kapag sila ay hindi nagpatupad ng batas, pwede rin silang makulong. Ang mga LGU sa labas ng NCR ang may decision ng pagkansela ng klase sa kanilang mga lugar. Ang PNP at AFP ay kakailanganin sa pagpapanatili ng kaayusan. Ito ay hindi martial law. Huwag matakot sa kapulisan at kasundaluhan. Nandito sila para tumulong. Ang mga OFW ay papayagang pumunta sa mainland China maliban lang sa Hubei. Ang pagpasok ng mga dayuhan na ang pinanggalingan ay may COVID-19 cases ay pagbabawal maliban sa mga Pilipino at pamilya nila na may permanent visa at diplomats. Ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa ay mababa pero mabilis na umaakyat. Ang test sa COVID-19 ay libre. Huli, humihingi ng pasyensya ang Pangulo sa sambayan ng Pilipino at umiling na magtulungan tayong lahat. Yan ang mga ilinahad ng ating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang public address. Anong masasabi nyo? Sapat na ba ang ginagawa ng ating gobyerno? Comment down below kung sa tingin nyo kulang pa o sa tingin nyo sapat na. Hintayin ko yung mga comment nyo, yung mga opinion nyo. Hanggang dito na lang. Ako nga pala si Alabi, at ito ang Alabi Reviews.